tabang ninyo, ma'am, para may maistaran mi. Makakuang kita yung among kamutangan karon. Kaya, daghang salamat nga, matabangan mi ninyo. Nga sa among tujusong karon na, di alam na kubo-kubo. Na, walang gani sa among silingan. Nga, di, tagaalami og amo ang pagkaon. Kaya, og na amoy itabang sa abo, daghang Grabe, pagkasunog ani. No choice. Grabe ini pagkasunog, guys. Good afternoon, Pilipinas. Good afternoon po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong vlog or panibagong content man po tayo today. Today Saturday at ang oras ay alas 2 na po ng hapon at yun nga, may nabalitaan tayo mga katrupa na may nasunugan po ng bahay kagabi, alas 6 po ng gabi nangyari at pupuntahan po natin mga katrupa and I hope na magustuhan nyo po at matulungan po natin yung nasunugan na bahay na matatagpuan po sa Sitio Casa, Barangay Cueva, San Pascual, Masbate. Samahan niyo po ako, kasama ko si Mrs. at pupuntahan po namin at sana matulungan po natin yung pamilya na nasunugan kung ano, interviewin natin sila, kung ano yung mga need nila at mga pwede nating maitulong. So, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng vlog na ito and I hope na magustuhan niyo. Tara, let's go! Pupunta tayo sa Sitio Casa, Barangay Cueva, San Pascual, Masbate para doon po sa napamalita kagabi na nasunugan po. So, puntahan natin sila at alamin natin kung ano yung kalagayan nila. So, ipa-vlog ko po mga katrupa at sa ganun tawag ito. May makatulong po doon sa pamilya. So, alamin natin kung ano yung mga needs nila and wants para makatulong po tayo. So sa pagkita ng vlog ko, pwede po kayong tumulong. So alamin po natin at samahan nyo kami and I hope na gusto nyo po yung vlog natin. Okay, so may katrupa. Kasama kami ni Mrs. Kapag sa area, saan sila kumis may alam nila yung lugar. Sabi ko, eksaktong alas 3. Tingnan natin kung andyan na ba sila sa cruising. So sabi ko, eksaktong alas 3 ay abang kayo dyan sa cruising para samahan nyo ako, samahan nyo kami. Pagpunta doon sa Casa Sitio Casa. Yung mga katrupa, paatyan na tayo at pagpunta tayo sa cruising paganihan at doon po yung Sitio Casa. Samahan nyo kami and I hope na gusto nyo at sana matulungan natin yung pamilya na nasunugan. Bye! Ah.
Diyop naman. Si mga trupa, stopping na ito mga trupa natin. Yeah. Yung nasundan natin si Sir Martin, una, stopping natin si Sir Adam. Nag-request ako sa kanila na magkasama ako sa kanila. Yan. Sir Adam, shout out. Salamat, eksaktong alas 3 ah. Yan, Sir Gauden, shout out. Thank you. Ayok na. Kamakas. Pinto na. Lima ka trupa, yung Sincho Kasang Mala. Yan po, si Barangay Cueva. Diretsuhin mo yung kalsada, Barangay Cueva. Mabuti na lang si Mayor, dating Mayor, Pangsong Lazaro. Nagpagawa po ng kalsada dito sa plaza. Kaya nakita ka dito nga lang pa yung samahan yung gabi. First time ko din mo dito yung Barangay Pinamasingan. Pinamasingan, may lawa dyan. Dyan po, nag-aalaga ng mga bangus. Wow, bagong kalsada patunta sa, hindi ko alam kung saan saan ang pinakadulo ng kalsada na ito. Pero dito daw ang daan patuntang kasa, dito kasa. Pupunta kami doon. Siguro kung kami lang ni Mrs. di namin alam talagang daan. Salamat sa mga katrupa natin. Shout out sa mga kaakibat members. Sir Gaudin Polvira Jr. kasama si Mrs. niya, si Madam. At si Sir Adam Hilapil Jr. Wow. Rights. Ang layo pa pala mga katrupa ng daan na bahay nila nanay. Sana kakayanin ng motorbike nito. Sana kaya ng motorbike ni katrupa. Badya. So makikita nyo mga katrupa, yan pong nasa Niyog, trivia lang sa inyo, yan po yung kawit, pangkawit. Ibig sabihin dati nung unang panahon, pag may niyog, kailangan mong akyatin isa-isa, pero ngayon high tech na, kinakawit na lang po. Wow, ang hirap ng daan. Rides. Dito na. Sige, hanggang dito na lang muna umaga. Baba na naman. So yun mga katrupa, magandang hapon po. So ito po yun, update sa bahay ni tatay at ni nanay. Nakakaabang tingnan kung saan, eksaktong alas 6 po ng hapon. At mamaya-maya, interviewin natin sila kung ano yung cause ng pagkasunog. Kasi sabi nga nila kanina, si tatay daw ay wala dito sa pangyari sa sunog. So dito po yung bahay nila, at makikita nyo kahit pusti ay wala na. Kahit yung mga gamit nila wala na din. So
Sa ngayon po ay kumakatok kami sa inyong mga puso kung saan kung ano mang pwedeng maitulong para sa kanila ay pwede po kayong mag-contact kay Katrupa para mairati. So sa ngayon po mga Katrupa, yan po yung gumawa sila ng planters muna para may matuluyan lang. So sa ngayon, yan po yung makikita nyo mga Katrupa. Yung mga tasa, plato at iba pa ay wala talaga. Dito po sila nakatira at kawawa yung nangyari mga Katrupa, kaya sana sa makakita po ng video ito ay matouch po ang puso ng bawat isa, kasi sabi nga, di baling manakawan ka lang, huwag ka lang masunugan, kasi sa nakaw hindi nila madala lahat, pero sa sunog mga Katrupa, grabe. So papakita ko lang sa inyo from the distance yung nangyari po. So dito po sila nakatira at nakakawa talagang tingnan mga Katrupa, kasi mamaya interviewin natin sila kung ano yung nangyari talaga at sino yung mga saksi sa naturang yung bahay na nasunog po. So abangan nyo at interviewin natin kung sino yung mga kakilala dito na nakakita po mismo sa naturang sunog kagabi. Right? Mga Katrupa, magandang hapon at andito na nga tayo sa Sitio Casa, Barangay Cueva, San Pascual, Masbate. At malayo pa pala doon sa highway, from the crossing Bayanihan to Cueva, malayo pa papunta dito. At makikita nyo naman sa video na medyo mahirap yung daan. Pero ang purpose po kung bakit ako narito kasama si Mrs. at yung si Sir Gaudin at si Sir Adam, kasama din yung Mrs. ni Sir Gaudin, ay para i-guide kami na mapuntahan yung nasunugan para nang sa ganun kung ano man po ang pwede nating maitulong. Tanungin natin sila mamaya-maya, sure ako, kailangan siyempre nila ng bahay, mga gamit, damit, bigas at iba pa. So yun mga Katrupa, latest update po sa pamilya po na nasunugan. So tulungan po natin mga Katrupa. Right? Mga Katrupa, magandang hapon at andito nga tayo sa Sitio Casa po ba? Sitio Casa, Barangay Cueva, San Pascual, Masbate, at andito po si Nanay with her permission po, pumayag siya na interviewin siya. So tanungin lang natin, so Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon din. Sir, Nay, pangalan po? Maria Roylan. Ang apelyido nyo, Roylan? Okay, so andito po kami kasama yung kasamahan ko para kunan po kayo ng pahayag at kailan po talaga Nay nangyari yung sunog po? Anong oras? Alas 5 sa hapon. Alas 5 or alas 6, mga ganun. So andito ba kayo sa pangyari po? Wala. Sa hubasan mi, nanginhas mi. Si tatay? Dito sa labang baybay sa amo uma. Yung anak nyo po? Ay, nag-uban mi. Ang kaniang akong puto, nag-eskwela man na siya. Tapos, wala na si Kibaw nga kaneng nang kuang gamit, nanugok mi pahubas. Opo. Nanalinga mi sa isda gani kay daghan. Munang nasagpan gimi sa adlaw. Na pag nagdagan na siya nga to sa mo ang amang atong bahay sunog na. Kung sa man ang hitabua, ingan siya naglungag mong gugkuma. Na wate ni mo subi ang kayo, yung sa gisuba naman ako ma. Naku, bisang na nalagsik. Ibig sabihin, yung kausa, yung rason po na ano kayo kung bakit nasunog, dahil po doon sa nagluto yung anak nyo po. Then, naabot siguro yung bumbong. So, tanong ko lang, Nay, ano po yung mga kagamitan nyo na hindi na po nasalbar? Daghan. Katulad sir, ng? Kaneng cellphone. Cellphone. Baterya. Battery. Kaneang. Solar panel. Kaneang. Bigas. Bugas. O kaneang kuan, portable. O tanan. Ang mga foam na mo. Mga foam. Mga damit, syempre. Tapos kaldero, tanan sir. Lahat ng mga gamit na ninyo po ay naipundar, nasabay po sa pagkasunog. So, may nakakita po ba sa naturang sunog po kahapon ng hapon? Wa, ang bata lang din eh. Ang nakakuan lang to lang sila, asunal ang kumba, nag-ulbo na ng... So, ibig sabihin, yung kapitbahay nyo po nakakita ng sunog, kaya pumunta na lang. Wala na.
na. Eh, magdasilag to, di gwa namang kay maasad, sir. So, ibig sabihin, nanay, ano po yung mga, kasi maraming makapanood dito, buong mundo makapanood, so, ano po yung mga kailangan po ninyo talaga, nanay, sa panahon ngayon? Sa, alam ko, kami po, na ano po kami sa nangyari po sa inyo. Bay, kinahanan ginamo, sir. Agamit naman sa bahay, sir. Bahay, damit, pagkain, at lahat-lahat po, mga katrupa. So, ito po si nanay, kami po, kumakatok po kami sa inyong mga puso na tulungan po natin sila. Kasi sabi nga, di baling manakawan ka lang, huwag ka lang masunugan. O, tinuod ang ginasin. Kasi ang nakaw, pwedeng dalhin mo yung mga solar panel or battery, hindi ang kabuuhang bahay. Pero ngayon, pati haligi, makikita nyo naman, wala. So, babala din po sa mga anak na mga parents po na iniiwan yung anak na nagsasaing. So, kung maaari, bantayan po ng mabuti. Mahirap kasi kung nalaman ka agad namin, pwede namin papuntahin dito yung Bureau of Fire. Ang problema, ang layo ng highway papunta sa bahay nyo. Ang hose nila ay limitado lang, kaya alanganin po. So, sa ngayon po, Nay, gumawa muna kayo ng temporary ninyong mahigaan po. Wala bang mga kapitbahay na nag-offer na doon muna kayo mag-stay o matulog? Ayaw din namin, sir. Kay bawal daw yung mag-anong bagong nasunugan, tapos mo taong tasawang bahay. Kinahan ka sila kaadlaw. Antes pamilihan ko. May pamahiin din. May pamahiin din pala? Mm-hmm. Bakit? Ano bang mangyari kung, halimbawa, sa bahay, nasunugan kayo, tapos doon kayo sa bahay? 3,000 lang daw masunog, sir. Kasi ako, may na-experience kami, may tinulungan din kami nasunog. Tapos, pagkagabi, dahil naubos yung bahay nila, pumunta sila sa hotel. Doon sila nag-stay, ba't di nasunog yung hotel? Maugani, sir. Kanay na sa mga... Anyway, irespeto po natin kung ano yung mga superstitious belief na gituuhan sa mga gurang. So, watay problema diha. So, karon nay, salamat po sa panahon na binigay mo po sa amin. Ito lang masasabi po namin. Di kami mangako, kundi ang purpose ko lang ay i-vlog kayo kasama si Mr. Mo at yung family nyo po. Malay natin, nanay, sa vlog na ito, may makatulong po sa inyo. Kaya asahan nyo, pag may tulong, nanay, babalik ka agad kami kasama yung mga kasama ko. Pasalamat ako kay Sir Gaudin at kay Sir Adam kasi sila yung guide namin. First time ko kasi makarating sa lugar nyo po. Salamat, so, sir. Welcome po, nanay. So, last word, nanay, baka may sabihin ka po sa mga viewers. Kinahanan ginamo, ma'am, ang tabang ninyo, ma'am, para may maistaran mi. Makakuang kita yung among kamutangan karon. Kaya, daghang gig salamat nga matabangan mi ninyo nga sa among tujusong karon na di arami nagkubo-kubo, na walang gani sa among silingan, nga di tagaan lami og amo ang pagkaon. Kaya og naa moy itabang sa abo, daghang gid kayo salamat nga maabot sa amo dere. Maron na, sir. Okay po. Sige, nay, maraming salamat po. Salamat. So yung mga katrupa, si nanay po ay syempre kahit sino naman ay mahirap talaga pag ganitong pangyayari. So sit hi, tatay. Tatay, kunan ko lang din ng kunting pahayag si tatay, syempre. Time. Gandang hapon po. So, alam ko wala pala kayo dito sa nung nangyari po ang sunog. Nasa trabaho ka. So, mabigat talaga sa pakiramdam na nasunugan ng bahay. So, yun nga, nabanggit nga ni nanay yung mga kailangan nyo talaga, walang pagkain o ano pa man, mga gamit. So, kesa may sino nagbigay ng planters? Tulda. Si Kapitana, pumunta na ba dito sa Kapitana? Wala pa. So, nagbigay na ng tulong. Mm-hmm. Nagbigay na siya ng bigas. Nagbigay na? Oh, shout out pala kay Kapitana Uchi sa pag-respondi ka agad. Nagbigay po ng pira, tapos bigas. Alright, so salamat, tay. Salamat po. So yung mga katrupa, maraming salamat at yan o, mga residente. At ipakita ko lang sa inyo yung ginawa nilang tirahan muna. So, mga kahoy with planters na kung saan, kung mainit, mainit talaga. Kung maulan, baka may possible pa na mabasa sila at yung mga kasamahan po nila dito. So, maraming salamat sa inyo.
si mga katrupa, shout out sa mga katrupa natin dyan na sumusuporta kay Katrupa Official. Shout out Bus Beer Cubs, Ma'am Gina Lay. Sa mga reporter natin dyan, sana matulungan nyo kami. So hanggang dito na lang at magandang hapon po. So yun mga katrupa, magandang hapon po. So ito po yun, update sa bahay ni tatay at ni nanay. Nakakaabang tingnan kung saan, eksaktong alas 6 po ng hapon. At mamaya-maya, interviewin natin sila kung ano yung cause ng pagkasunog. Kasi sabi nga nila kanina, si tatay daw ay wala dito sa pangyari sa sunog. So dito po yung bahay nila. At makikita nyo, kahit pusti ay wala na. Kahit yung mga gamit nila, wala na din. So sa ngayon po ay kumakatok kami sa inyong mga puso kung saan, kung ano mang pwedeng maitulong para sa kanila, ay pwede po kayong mag-contact kay Katrupa para mairati. So sa ngayon po mga Katrupa, yan po yung gumawa sila ng planters muna para may matuluyan lang. So sa ngayon, yan po yung makikita nyo mga Katrupa. Yung mga tasa, plato at iba pa ay wala pa lang. So dito po sila nakatira at wala, kabawa yung nangyari mga katupa. Kaya sana sa makakita po ng videong ito ay matouch po ang puso ng bawat isa. Kasi sabi nga, di baling manakawan ka lang, huwag ka lang masunugan. Kasi sa nakaw, hindi nila madala lahat. Pero sa sunog mga katrupa, grabe. So papakita ko lang sa inyo from the distance yung nangyari po. So dito po sila nakatira at nakakaawa talagang tingnan mga katrupa. Kasi mamaya interviewin natin sila kung ano yung nangyari talaga at sino yung mga saksi sa naturang yung bahay na nasunog po. So abangan nyo at interviewin natin kung sino yung mga kakilala dito na nakakita po mismo sa naturang sunog kagabi. Right? Mga katrupa, magandang hapon at andito na nga tayo sa Sitio Casa, Barangay Cueva, San Pascual, Masbate. At malayo pa pala doon sa highway from the crossing Bayanihan to Cueva, malayo pa papunta dito. At makikita nyo naman sa video na medyo mahirap yung daan. Pero ang purpose po kung bakit ako narito kasama si Mrs. at yung si Sir Gaudin at si Sir Adam, kasama din yung Mrs. ni Sir Gaudin, ay para i-guide kami na mapuntahan yung nasunugan para nang sa ganun, kung ano man po ang pwede nating maitulong. Tanungin natin sila mamaya-maya, sure ako, kailangan syempre nila ng bahay, mga gamit, damit, bigas at iba pa. So yun mga katrupa, latest update po sa pamilya po na nasunugan. So tulungan po natin mga katrupa. Right? Katrupa, magandang hapon at punan ko lang din ng video ang dalawa kong katrupa. Sabi ko eksaktong alas 3 kita tayo sa crossing Bayanihan. Kasi di ko kasi alam ang lugar talaga kung saan, basta si Sitio Casa. In first time ko din makapunta sa lugar na ito. At salamat kay Sir Gaudin Pulvira Jr. Anong call sign mo sir? KCIL 171-07 handle Sir Gaudin, kaakibat Civicom. At syempre Sir Adam Pilapil Jr. 171-26. So salamat sa kanilang dalawa at sila po yung guide namin ni Mrs. na mapuntahan talaga sila tatay. Kung alam lang sana namin talaga na, pero mahirap talaga sa Bureau of Fire na makapasok kasi yung daan mismo may lubak-lubak. Kung emergency, maabot man lang sila dire, wa na, ugdaw na. So salamat sa inyong dalawa sir. Salamat at magandang hapon. Katrupa, pauwi na kami at alis na kami sa bahay nila nanay. Yan po si nanay. So baka sakali po si nanay na magbalik po kami at may grasya kaming dala at pupunta na kami, uwi na kami kasama yung mga kasamaan ko. So balik na kami sa San Pascual at abangan nyo. So salamat po sa mga katrupa natin na sumuporta sa YouTube channel ko at syempre sa pagtulong po sa nasunugan dito na
kababayan po namin sako po sa San Pascual. So nanay, bye-bye po. Salamat, sir. Bye-bye po. Sana, sir, maano din ang aking balay, sir. Opo, opo. So, salamat, nay. God bless po. Sige lang, nay. Try namin yung best namin na makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. So, God bless po, nay. Katrupa, pauwi na kami. At yun nga, hindi na po namin nakuna ng video. Kaya habang nag-interview kasi ako sa kay tatay, sa may-ari po ng bahay. So, yung Mr. and Mrs. Pulvira po, si Madam Teacher, si Sir Gauden, tropa ko, nagbigay po sila ng amount na 1,000 para po sa bahala na po sila nanay or tatay. Pero sure ako, pagkain ang priority po nila sa ngayon. So maraming salamat, ma'am, ha? Sir. Ma'am, salamat po. Sir, salamat. Sir. Right. Tropa, magandang hapon po at andito ako ngayon sa Sitio Bayanihan sa tropa ko kay Sir Gauden bahay. At mabibigyan ako ng outro based dito sa content na aking ginawa na kung saan, mga katropa, ginawa ko po itong content na ito ay para po maiparating po sa lahat, i-inform po sa inyo, especially sa Seward family, na si nanay po, si tatay, nangangailangan po sila ng tulong. Ano mang tulong na pwede nating maihahandog, basta bukal po sa ating puso, tulungan po natin sila, nanay. So maraming salamat po pala sa mga kasamahan ko, kay Sir Gauden, sa misis niya, kay Ma'am Annalisa, tapos kay Sir Adam, sa pag-guide nila po sa amin ni misis. Yan, shout out, mama. Shout out. So, nagbigay po kami, nagbigay po sila ng amount na makatulong po doon kay nanay. So, makabili po sila ng bigas o ano pa mang pwede nilang bilhin. So, sa ngayon po, makikita nyo naman sa video na iba pala pag nasunugan. Grabe. Sabi, ulitin ko, di bali, nakawan ka lang, huwag ka lang masunugan. So, mahirap po ang situation po nila ngayon. Sana masuportahan po natin at matulungan po natin. Shout out pala dyan kay Edul Jopper Sniper sa Magic Flex, Magic 7. Maraming salamat po sa support nyo kay Katrupa sa Team Soweb Family. Maraming salamat sa lahat ng Boris Vloggers, Bukana Vloggers. Maraming salamat. Shout out pala dyan kay Boss Beer Cubs, kay Ma'am Maria Caballes. Shout out kay Ma'am Gina Lee USATV, kang Ma'am Astig na Mrs. Kay Parin J ng Paris, France. Boss Efren Abitino ng Mexico, America. Kay Madi Angie Amores ng Singapore. Kay Boss Michael Wong ng Singapore. Kay Sir Ronnie Gilantes ng Arizona, USA. Kay Boss Neil Nolasco. Kay Peter Bok ng Canada. Sa lahat po, kay Ma'am Jean Rodriguez, kay Ma'am Ellen Abalos, Ma'am LBN, Boss Eman Harilla, shout out po. So yung mga katrupa, hanggang dito na lang at I hope na magustuhan nyo po yung videong ito. At again, ipag-pray po natin si Nanay Irlinda. Ipag-pray din po natin ang nasunugan po sa ngayon. So, sana matulungan po natin. Maraming salamat. Magandang hapon po. Salamat mga kasunod. Gusto mo pasalamat ulit kay Mayor Zaki dahil hanggang ngayon, nandito pa sa kanyang ambulansya. Grabe. Makaka-uwi na. Naka-first move na tayo, no? Naka-ano na tayo. Yung first step na tayo, no? Naka-admit, ma-admit na si Nanay. Yung driver mula pa ano pa yan, mula Burias. Mula Burias, papuntang Batangas, papuntang Lasugbo, papunta dito, no? Tapos tas Caloocan, papuntang PGH, lahat. Tapos babalik na naman doon, bumalik na naman kami kagabi, tapos bumalik na naman dito. Di biro, at saka yung ating si Kuya Robert, driver ng ambulansya. Walang kapalitan yun, no? Walang kapalitan. Grabe,
sacrifice talaga, no? Si Mayor Zaki Lazaro, ma'am. Mayor Zaki ng San Pascual, Burias Island, Masbate. Kung napanood mo man to, maraming maraming salamat sa inyo talaga. Napakalaking tulong yung ginawa mo kasi talagang hindi kami binitawan ng ambulansya. Grabe, tumatawag na yung sekretary ng ano, tumatawag yung sekretary ng ni Mayor kung kumusta na ang ano, ang status, sabi namin na ano ba, ginagamit pa namin kasi okay lang sila, sige okay lang. Grabe, pagtulong talaga. The best. Then Igor, maraming salamat. Kay Katrupa, no, si Katrupa, Burias vlogger, no, na talagang kumukontak kay Mayor doon sa muna pa sa ospital ng ano, mga ng Naga, no. Dapat babalik na kami ngayon dito sana, babalik na sana kami ng Burias. Nagpakuha na kami ng boarding house doon sa Naga kasi para magkaroon na lang ng vacanting slot sa ospital doon. Ito na lang ipasok si Nanay kasi kaya lang naman kami hindi nakapasok sa mga ospital doon dahil puno, no. Pero may mga pasilidad naman sila kaya dumiretso na kami ng Kamaynilaan. Yan,